Kumusta po mga caps? Muli ako si Valentino at ngayon naman po ay papakita ko po sa inyo kung paano po i-solve ang alarm message ng Jumo Compact Microprocessor Controller. Okay, let's view it! So ito po yung ating large oven at ang kanya pong control. Check po natin. Okay, switching on. Yan po ang kanyang error. So atin pong i-troubleshoot ito at atin pong i-ayusin. Okay, first po, kailangan po natin i-consult ang ating user manual para sure po tayo sa ating ginagawa. So ito po yung kanyang parameters at ito naman po yung error messages. So ang error niya po ay, ang description ay timer value flash is 1999 over under range of process value ang kanyang cost. Okay, at sa under range po ang maaring dahilan ay probe break or short circuit. So ito po yung ating unang i-check. Okay, let's go. So buksan na natin para malaman natin kung ano ang problema sa kanyang probe. Okay, opening. There you go. So ito po ang loob ng control box. Okay, at ito naman po yung kanyang Jumo micro controller. So dito po nakakabit yung kanyang thermocouple probes. Yan pong wired na white and red. So alisin po natin ito at atin pong i-check. Base po sa ating error, ito po yung dahilan. So either na ito po ay short circuit or disconnected na po. So ang gawin po natin, alisin na natin ang tuluyan at ito po ay ating palitan. So dito po siya naka-install papunta roon. Ayan po, nakalo po yung kanyang extension. Then papunta po siya sa baba, sa loob ng oven. Diyan po. Kaya tingnan po natin sa loob yung kanyang pwesto. So ayun po siya, yung kanyang pinaka thermocouple sensor. So alisin po natin. Naka-clip po siya para hindi po siya malagpag. Okay. Yan po. So ito po yung ating thermocouple. So ang gagawin po natin ay papalitan po natin ito. Maaaring ilahin natin ito pataas. Ayan. Pero mas maganda siguro bago natin tanggalin ay naka-ready na po yung kasunod para idugtong lang po natin. So ito po yung nakita kong available namin thermocouple. Bali ito po ay ibang klase. Magkaiba po silang modelo pero pareho po sila ng value. Hindi ko na lang po na ipakita sa inyo yung nung tinester ko. Okay, iba rin po yung kanyang itsura at 3 wired po siya. Tatlo po yung kanyang wires. Unlike doon sa papalitan natin, dalawa lang po. So tara po, ating ikakabit. So ito na po siya. Yun.
bali iti-tape natin dito sa dulo ng luma para hindi na po tayo mahirapan maglagay. Okay, lagyan lang po natin ang tape. Hirap po ng isang kamay lang ang gamit kasi may hawak ng cellphone ang kabilang kamay. Para lang po may detalye ko sa inyo kung paano ang eksaktong pag kagit. Okay, so nakadugtong na po siya. Mali, ang gagawin po natin, hilahin po natin ang luma para pumasok na rin po yung ating bago. So dito po natin hilahin. Ayan, ito na po yung dugtungan. So hila lang po. Medyo mahaba po ito. Actually, halos pareho lang din po sila ng luma. Ilulup na rin natin yung kanyang extension. Yan po. Okay. So, dito lang. Yan. Katulad yung isa, i-clip din po natin. At higpitan. Okay, pangit. Kahit na mag-vibrate po yung machine, hindi po siya mahulog or mawala sa pwesto. Okay. Ipitan lang po natin. Okay. Ito po. Ayos na natin yung clip. Stable na po siya. Then, ayusin natin yung kanyang extension. Ayan. Tapos, papunta po siya rito. And then, i-connect na po natin yung kanyang terminal sa connection point. So, bali yung red po ay yung positive. Isa naman po ay yung negative. O yung dalawa po ay yung negative. Sa kanya pong parameters, meron pong option doon kung ano pong klase ng thermocouple ang gamit nyo. Kung yun po ba ay 2 wide or 3 wide. So, i-select nyo lang po yung options doon. Okay. Balik na po natin yung cover ng mga wires. And then, close po natin para safety pag pinaandar natin. Okay, lock. Then, reset, switching on. There you go. Starting. It works. So, ayan po, gumagana na po siya ang ating Jumo microcontroller. Ayan po, so i-close na po natin ang ating lights over para matestin natin. Maraming salamat po sa panonood, mga Caps!